Hello, hello. Good morning. Ito first day ko dito sa ngayon ulit sa bahay. May 12. May 11 pala. So, ayan. Walking na ulit. Balik na sa dati. Salamat ako sa Panginoon. Binigyan niya pa rin ako ng panibagong buhay ulit. Kaya alagaan natin ang sarili natin. Ito ang kailangan ko araw-araw. Exercise pa araw. So ayan. Gagawin ko to umaga hapon. Kung hindi ma dusty or sobrang init. Pag mainit sobra, sa loob na lang ako ng bahay. Ayun. Maraming salamat sa mga nagpe-pray sa akin. Patuloy nagpe-pray. Maraming salamat sa inyo. Kaya fight lang. Dito mananalo sa Panginoon. Wala to. Kaya huwag lang din tayong bibitaw. Ganyan na lang ang ano ko, ubo. Tapos minsan may time na umuubo ako ng marami. Tapos yun, inubo. Kumain ako ng cake. Kasi ba naman kasi ang hotel, alam naman na ubo, bakit yan ang binibigay na ano, na sweets. Pero okay lang din, dipindi naman kasi sa kumakain yun. Yun, napapasalamat ako sa Babalcacer Hotel. Ang ganda ng kanilang ano, magandang pagka-modate namin doon. Maraming salamat. Saka sa gobyerno ng UAA. Thank you very much. Yun. Tinan mo. May nakasabay akong ano. Kasabayan na kahapon bali paglabas na. Matanda siya. Siguro nasa age ng 55 ganun. Visit lang siya dito sa UAA. Para sa kanyang anak. Dalawa sila. Mag-asawa. So ayan. Pauwi na din siya kahapon. Mabisit visa lang din sila. Mag-asawa sila, pero nauna muna yung kanyang asawang lalaki. Tapos, ayun, di nagtagal yung asawa na din niyang babae. Doon, nagkaisa kami ng hotel. Kahapon, nag-ausap lang kami. Ayaw nga niya magpapunta dun sa ano kasi natatakot dahil hindi siya marunong mag-English. Baka daw hindi niya maintindihan. Tapos baka daw mahal ang bayaran ng sa ospital. At yun daw ay ang gagawin na lang daw niya mag-steam. Yung ginisaya din ba? Yun, umayaw ng anak niya kasi syempre libre naman. Kaya yun, na-amaze yung si nanay, yung matanda na kasabayan kong lumabas. Ay, hindi, nakasabay ko na pala siya yun noon. Nung napunta kami sa hospital, nakasabay ko na siya. Sabi ko, si nanay, parang ayaw mo lang makiusap. Kaya pala, ayaw niyang makiusap sa amin kasi nahiya siya kasi hindi siya marunong mag-Tagalog ng maigi. Tapos, hindi siya marunong mag-English. Tapos yun, kahapon na, nung tinawag na kami ng ano, ng reception, kasi bibigay na yung papers ko namin, nauna ako. Di, syempre, ayoko din naman na ano, na, kung sa ano, social distancing ba. Sabi ko na, mauna na ako. Tapos, yun na, hindi niya pala narinig. Tapos sabi niya, sige, sabi niya. Tapos kinakausap niya ng reception, ibang lahi yung nandun sa reception.
Yan, tinawag niya ako. Ning, Ning, sabi niya, punta ka dito. Ha? Natakot ako, akala ko may ano, may babayaran or ano. Tapos yun, yung pala, hindi niya magets yung tinatanong ng receptionist. Yung pala, tinatanong kung anong room siya, kung may kasama daw din siya daw nung sa room. Same lang naman nung tinanong din sa akin. So sabi ko, yun, tinagalog ko sa kanya, naintindihan niya. Tapos, pasensya na, Ning, sabi niya, kinakabahan daw siya pag ano, may nagkamakausap sa kanya na maganda, mga English na tao. Sabi ko, Ning, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot ka ako. Yun, yun lang naman. Pinta ko lang. Tapos yun, pinto ko lang naman yung mga nakaranasan ko sa nangyari sa akin tungkol dito sa COVID na to. Yun, pasalamat din ako. Alam ko naman lahat mga to may mga kadahilanan, mga lesson. Yun, marami rin ako natutunan sa mga ganitong bagay. Kaya wala akong ibang hindi ko siyempre huwag natin sisihin ng Panginoon na bakit tayo nagkasakit ng ganito, kasi nasa atin din yun. Papabayaan natin sa sarili natin yun, lalo na dyan sa Pilipinas, ang titigas ng ulo eh, stay at home, pero hindi pa rin. At dito din sa UAE marami pa rin. Kahapon nung pauwi na ako, dami pa rin naglalakad. Magala. Tapos yun. Ang COVID pala, minsan, walang symptoms. Ang dami kong nakasabayan sa waiting area. Nagpaswab lang sila kasi ano lang din ang company nila. Or minsan, nakasama nila sa bahay. Nagkaroon ng symptoms. Yun, naging positive. Tapos sila, syempre, kahit nasa room lang sila, nagpa-swab test na rin sila. Nagpositive din sila. Pero, walang symptoms. Maraming ganun. Ganung nangyayari sa mga ano, sa may mga positive, COVID positive. So ayan. Ako naman, nagkaroon ako ng lagnat. 39 sa posyon. Nagpa-check up ako kasi akala ko dun lang sa UTI ko or dahil sa matagal na naman ang menstruation ko, umabot ng 10 days na noon. Tapos sinabi sa akin ng nurse na magsuswab test daw sila dahil mataas ang ano ko, lagnat ko. Kasi isang ano na daw yan sa symptoms ng COVID. Siyempre ako, gusto kong malaman at saka siyempre para na din magamot ko habang maaga. Ayun, nagpa-swab test ako. Ah, tapos wala pang 24 hours. May result na sa akin. Nagtataka ako. Tapos nagsasabi sa akin, ang bilis daw ng result ko. Wala pang 24 hours. Tapos yun, wala pang 24 hours, tumawag na sa akin yung doktora sa isang ospital. Hindi ko na lang po i-mention. Pero ang sabi ng amo ko, yung ospital na pinuntahan ko, hindi daw yun accurate. Hindi daw sila certified na mag-ano ng swab test. Pero may swab test naman na ano nila. Hindi ko alam ano yung mga ano nila doon. So ayan, sabi sana ng doktora, positive daw ako COVID. Pero mag-quarantine ka lang daw muna sa bahay kasi hindi naman daw nawala naman daw kasi ang lagnat ko. Yun na lang ubo ko. Mag-quarantine daw muna ako. Huwag na ako lalabas ng kwarto, sabi ko sa amo ko. Ayun. Sinabi ko sa amo ko, tumawag ako pag hindi ko pa masabi-sabi kasi syempre natatakot ako.
anong reaction ng amo ko. Tapos yun, tawag ako. Sabi ko, madam, positive ka ako. Sabi ng doktora. Tapos yun, ha? Sabi niya, naghulat siya. Tapos yun, hindi na ako lumabas ng kwarto. Nag-steam na ako kaagad. Pero wala na akong lagnat noon, whole day ng... Nagpa-check up kasi ako 21 ng hapon. Tapos nakauwi na ako ng 7 o'clock ng gabi. Tapos in-injection na ako ng paracetamol para hindi na injection yung ginamit sa akin noon eh. I-upload ko din yun. Tapos so yun, 7 o'clock ng gabi ng 21. Tapos 22 ng 3 o'clock, 2 or 3 o'clock, ganun, kasi katatapos lang namin ng halian noon. Tumawag na sa akin yung doktora. So wala pang 24 hours. Di ko alam paano nila ginawa yun, paano nila chinek yung or tinest yung swab ko. Sa throat ko at saka sa nose ko, dalawang swab yung ginawa sa akin. Tapos yun, hindi na ako lumabas ng kwarto. Tapos tumawag ang amo ko. Sabi niya, sigurado ka bang positive ka? Sabi ko, yun po ang sabi ng doktora. Paano daw mapapositive ka? 2 to 3 days daw ang result ng pagsuswab, ng swab test. Sabi ko, di ko alam. Yun po ang sabi sa akin eh. Hindi na daw ako lumabas ng kwarto. Mag-ano ko ng sariling kutsara, pinggan, lahat-lahat sarili ko na. Tapos yun, magmasa ko lagi, magugas ng kamay. So, ayan. Tapos yun, nagtaka ako kako, bakit ako... Ay, hindi pala. Sorry, naputo lang ang aking istorya. Dumawag ang amo ko. Tapos yun, tinanong na talaga, sigurado ka mong positive? Sabi ko, opo. Yun po sabi ko, ang sabi ng doktor. Tapos sabi niya, okay, I will talk to my friend din, someone talk to you. Okay, sabi ko. Yun, tinanong lang naman kung yung mga symptoms ba. Tinanong sa akin. Na, yun, masakit ang throat. Nawala daw yung panlasa ko. Masakit ang ulo. Masakit ang katawan. Mga joint. Sabi ko, wala. Yun lang talagang lagnat sa akin nung kahapon ako, nung bali nung 21. Lagnat, pagkatapos ako, may kunting ubo. Pero yung nabanggit mong iba na yan, wala ka ako, hindi ko ka ako naranasan yun. Okay, sabi niya. Tapos, ayun, yun lang. Tapos hiningi sa akin yung emergency ID ng amo ko. Binigay ko sa kanya. Tapos yun, nagpahinga na ulit ako kasi katatapos ko lang nag-steam ako noon, nag-usulob ako noon. Umpisa nung nalaman ko, steam ako kagad, steam. Tapos yun, umakyat yung driver namin. Sabi niya, Chiki, kukunin ka daw ng ambulance, ha? Sabi ko, ba't ka ako kukunin ng ambulance? Hindi ko ako, wala man sabi ka ako ng doktora sa akin. Sabi niya sa akin, maghintay ako ng tawag ng DOH. Yung binigay sa akin yung number. Sabi niya, pag yun daw ang tumawag sa'yo, DOH daw yun, yung 800-1717. Yun. Sabi ko, okay, doktor ka ako. Sabi ko noon nung tumawag sa akin. Tapos, yun. Nagulat ako. Nakukunin ako ng ambulance. So, okay, sabi ko. Siyempre, inisip ko rin, baka makahawa ako. Tapos, may bata ka ako dito sa bahay. Okay na din ka ako yun kasi nandun ako sa ospital. So, ayun, nagpunta na ako sa ano. Naghanda na ako kung ano na lang napasok ko sa maliit ako. Nakay ko, lima. Ang lima yung sweater. Tapos, ang aking pajama or pants. Nakalagay ako ng
tatlo. Tapos yun, tatlong pants, tapos mga t-shirt, tatlo lang din. Isang long sleeve. Tapos dalawang uniform. Panty, mga bra, ganun. Yun na lang. Tapos, di nagtagal, sabi naman sa akin, kasama ko, alis na din daw sila, magpapaswab test daw. Tapos, kukunin ka na, after 30 minutes, kukunin na daw ako ng ambulance. Sabi ko, okay, ligo ako, kain muna ako ng prutas, tapos inom ako ng iniinom kong celery juice. Yun, hindi naman ako nilagnat whole night na yun. So ayun pala, balikinuhan ako ng pumunta na dito yung ambulance kunuhay. Pagkuha sa kanang ambulance, parang baby bus lang na maliit. Sabi ko, ba't ganito? Akala ko ambulance. So lumabas yung driver. Hindi naman siya naka full PPE. Kung di lang, mask lang, tapos yung gloves lang. Yun lang ang suit niya. Tapos pagkatapos nun, sabi, what happened to you? Sabi naman sa akin ng driver. Ha? Sabi ko, di mukha ko, alam kukunin mo ako. E, syempre, alam ng nasa isip ko, alam ng na kukunin yung ambulance ko, no? Na may symptoms na ako. Sabi ko, high fever only. Ah, okay, hilag ko, go, sabi niya. Okay, but you open the door? Yun, binuksan ko yung pinto kasi sa likod ako nagsumakay. Tapos yun, ninanong lang tinanong, what happened to you? Yan. Yan lang naman. Tapos yun, pagkadating ko sa hospital, sa, not mention na din. Okay, sige. Khalifa, Sheikh Khalifa Medical City Hospital. Yun na yun. Doon ako na naghintay sa waiting area. Pagdating ko doon, sa sobrang dami ng mga pasyente, may tent pa sa labas, may tent sa likod, ang dami-dami. Tapos mayroon pang mga nakaupo sa labas, ang iba't ibang lahi, may mga Pilipino, Pilipina. Pero yun na yun, kasi may nag sumama sa akin papunta sa loob ng dun sa outpatient. Pero yung outpatient hospital, ginawa na para sa mga may COVID. So ayan, sumama ako sa kanya. Sabi niya, wait ka lang dito, pero ibang lahi, i-re-registered ka lang. So ayan, naghintay lang ako doon, tapos tinawag niya ako, kaya lang come inside, sabi niya. Yung pumunta na ako sa loob. Ang daming, madami talaga pasyenteng nasa loob. Muslim mga lalaki. Tapos, di umikot kami doon. Sabi, patay, ang dami, paano kaya ito? Tapos yun, pumunta ako doon sa may waiting area. Marami din mga Pilipina doon. May mga nurse, magpaka-uniform pa nga ng nurse. Tapos yun, nag-ano muna ako doon, naghintay. Tapos, nakita kong madam, dalawa upuan niya, kinuha ko. Sabi ko, madam, can I have this chair? Yun pala, nag-high blood. Kasi natatakot siya eh, parang yung puso niya, lalong nahihirapan siya kasi yung parang natatakot ba? Tapos yun, binigay sa akin. Tapos sabi niya sa akin, why you take my chair? Mayroon doon oh, sabi niya sa akin, kasi may Pilipina din nakaupo, dalawang chair. Sabi ko, sorry madam, I didn't see here. Sabi ko na dalawang upuan niya. Okay, take it. Yun lang naman pala eh. Tapos yun, may nagkaroon ng ng bakanting upuan. Kinuha ko at binigay ko sa kanya. Hindi naman niya tinanggap. It's okay, no problem. So that someone sit down, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko. Thank you very much, sabi ko. I'm sorry also. It's okay, no problem, sabi niya. Tapos yun, tumayo siya, naglakad. Tapos yun. Katapos na nun, yun na yun.
mga alas 9 na ng gabi. Yan pa rin. Yun, nabigyan na ng pagkain para sa dinner. Ano lang, sandwich. Sandwich, tapos tagdadalawang sandwich. Kuha ka kung ilang. Wala lang gusto mo, kumuha. Edo, kukuha ko ng dalawa. Tapos, juice, water. Yun na yun. Whole night na yun. Doon sa waiting area, nakaupo ako. Lahat kami nakaupo. Lahat kami may matanda, may ano. Pero, ang buti na lang, siyempre, may AC. Yun lang talaga, nakaupo kami. Yung iba natutulog, nakaupo. Yung iba, may bed. Kasi siyempre, nauna sila. Yung iba, 3 days na. 3 days doon kasi naghihintay ng available na hotel. Yun na yun. Kaya maraming nakatambay doon kasi walang available na hotel. Quarantine na sila. Tapos yun. Yung iba, nung yung 22, diba, 22 ng gabi napunta na ako sa hospital, waiting area. Alam mo ba, yung ano ko pala, yung ano ka pa, yung emergency ID ko, pagka kinabukasan pa na registered, sa sobrang dami ng ano, sobrang dami ng pasyente, pag kinabukasan pa na registered yung emergency ID ko, mga alas 11 na ata yun. So ibig sabihin, hindi pa naayos yung mga papers ko, hindi pa ako na ano, hindi, wala pang check up, wala pang interview ng doktor. Doon lang talaga ako sa waiting area. Marami kami, bali dalawa kami kasi magkasabay. Tapos yun, nung tinawag na sa amin ng ano, sabi niya, Chiki, tapos yung kasama ko, punta na kayo doon, ha. Yun, inanuhan kami, iniscan kami yung sa ano ba, temperature, tapos yung BP. Yun, yun pa lang yun kami nare-register sa sobrang dami. 24 hours nagtrabaho sila. Yun, tapos yung pagkahapon na ng 23, kasi diba 22 kami ng gabi na punta ako, tapos 23 pag ginabukasan na-registered ako. Tapos yun, 23 ng hapon na-interview kami ng doktor, yung mga symptoms, ano nararamdaman, ganun, ano yung mga nangyari ba sa amin bago kami nagka ganun. Tapos yun, sa hospital, wala naman silang nasabi dun sa unang hospital na nag-swab sa akin, na wala pang 24 hours nagkaroon ako ng result. Pero di ako sure kung talagang may ganun, pero at least mayroon na, may na-detect ka agad. So okay, okay lang din. Tapos yun, yung 23 ng hapon, yun na yun, naano na ako ng doktor. Sabi niya, wait lang kayo, mga 5 o'clock mag-ano na ako, isuswab test kami. Tapos swab test ako, x-ray, tapos lahat-lahat na, blood test, x-ray, tapos inaroon din ako ng CT scan, ECG. Yon, sa buong araw na yon, buong hapon na yon, natapos yon. Tapos sabi ko sa ano, yung nag-swab sa akin, first swab ko sa Calife Hospital. So ayan, yun yung first swab ko sa Calife Hospital. Sabi ko, ito na ba yung para sa swab test ng ano ko? Sabi naman ng nurse ng Pinoy. Oo. Tapos, di, syempre ako, naghintay na ako, di tapos na lahat. 23, 24, naghintay lang ako doon, walang result pa ng ano ko. 25, yun na ano ko ng hapon. Sabi sa akin, ano na daw ako sa emergency. Siyempre natakot ako. Wala naman ako nararamdaman. Pero nilagnat ako isang beses pala ng 24 ng gabi. Naramdaman ko nilamig ako. Di ako sure kung lagnat yun o dahil lang sa easy.
Tapos yun, pagka ano ko, sabi niya si ma'am, ano ka eh, sa emergency. Yun pala, syempre, yung may nakita kasi dun sa x-ray ko, blurred. Yun na yun. May comments pala doon, second handler smoker ako. Second handler smoker ako. Kasi hindi ko naman sinisi. Hindi na lang magsasabi. Kasi, siyempre ako din maramasakan yung kasama ko. Pero sinabihan ko na talaga yun, nasama ko na. Huwag ka manigarilo sa loob ng CR. So, yeah, she never listened to me. Continue like this, like this. Pero sorry Chris, hindi kita sinisisi naman. Kasi lahat naman ang nangyari ng ganito, may kadahilanan. Tsaka syempre, nasa isip ko din, immune system ko siguro mahina. Kasi, di ba alam mo naman din yun, nakulang ang tulog ko. So ayan, di na confine ako sa emergency room. Ayun, nung naano ko doon, sabi ko, ma'am, ano yung result ng ano ko, ng swab test ko? Positive ba ako? Sabi sa akin ng nurse, wala ka pa ng mga swab test para sa COVID, ano, dito. Sabi ko, ano yung kinuha sa akin? Para yun sa ano ko, yung sa pneumonia PCR, PCHR ba yun? PCRHM ba yun? Basta ganun. Ha? Sabi ko, ba't ka ako ganun? Tapos yun, hindi na ano ako, nalungkot ako. Sabi ko, wala pa pala ng ano na. Hindi pa pala ako yung para sa swab. Ay, para sa COVID. Hindi pala para sa pneumonia. So, ayan. Umiyak na ako kasi sabi ko, di pa pala ako alam na positive na ako dito sa ano. Yung pala, para sa ano ko lang yun. Dahil nga inuubo ako, yung palang pala yun. Tapos yun, nag-iyak ako, nag-pray ako. Sabi ko, bakit ka ako ganun? Ilang araw ako dun sa may waiting area, lahat mga kasalamuha ko, may mga positive talaga sila. So bagay ako, sabi nga, positive naman ako sa una kong swab test. Pero di ako sure, bakit ka ako, may result na ako within, wala pang 24 hours, may result na ako. Yung mga nakakasabayan ko, 2 to 3 days, minsan nga pumapasok pa sila sa trabaho kasi wala pa yung result. Nagtaka ako. Ako napakabilis. Lahat sila, ganun ang kwento ng kanilang swab test. Ako wala pang 24 hours, may result na. Yun na nga sabi ng amo ko, yung sa hospital na yan, hindi nga daw accurate yung ano nila, swab test nila. Sabi ko, may ganun. Tapos, yun, umiyak na lang ako. Umiyak ko na umiyak. Sabi ko, kayo na po bahala sa akin, Lord. Kasi lahat ng mga ito nangyayari sa akin, may mga kadahilanan. Sabi ko, hindi ka ako bibitaw. Kasi alam ko, mahal mo ako. Yun, sabi ko sa kanya, sa Panginoon, nag-pray ako na nag-pray, umiyak ako na umiyak. Tapos, yun, two nights din ako sa, ano, sa emergency. Yung pasalamat na lang din ako sa kanila. Maganda yung trato nila. Yun, in-injectionan ulit ako para sa paracetamol kasi nilagnat na ako. Doon na ako nilagnat sa may emergency room. Emergency. Kasi dahil nga siguro din sa ubo ko. Sumasakit yung dibdib ko kasi ubo ako ng ubo. Yun na yun ang ano, pangalawang gabi ko na sa may waiting area. Doon na ako inubo. Tapos sabi na sa akin, nung nasa emergency room na ako, ma'am, i-x-ray ka ulit. Sabi ko, okay. Yung pa rin ang naano, may ano pa rin yung sa x-ray ko. Tapos blood test ulit. Tapos yun. Katapos noon, yun, doon pa rin ako. Inaano pa rin ako sa yung lagnat ko, pabalik-balik. 38, 37.6, 38, 37.8, ganun. Tapos yun, bukas na ulit, naka 30 minutes walk na ako, okay na to. Bukas na ulit, continue tomorrow, karanasan ko sa hospital.
tsaka hotel. Maraming salamat. Bukas ulit.